Naranasan mo na bang bumalik sa'yo ang iyong mga magandang nagawa sa iyong kapwa? Kaya mga kahuanatels, kung ganon, itunghayan niyo po ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan niyo po ng aral. Lumaki sa isang mahirap na pamilya ang dalagang si Patricia, kaya tuwing binibigyan siya ng baon ng kanyang mga magulang ay iniipon niya ito upang mabili niya ang kanyang sarili ng paboritong damit. Halos lahat kasi ng kanyang kasuotan ay mga luma na, kaya kung minsan ay pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaibigan. Patricia, bakit naman hindi ka bumili ng bagong damit? Tingnan mo naman ang suot mo, may butas na, sa kilikili, at naninilaw na sobrang kalumaan, natatawang sabi ni Jocelyn. Sa totoo lang, ay wala kasi akong pambili ng bagong kasuotan. Nag-iipon naman ako pero nababawasan ko rin kapag may ipinapagawang project ang ating guro. Nahihiyang sagot ni Patricia. Matagal nang nagtitiis ng hirap ang dalaga ngunit naaawa na rin naman ito sa kanyang mga magulang na pinagsisikapan siyang pagtapusin sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang ama kasi ay isang barbero sa kanilang lugar at ang kanyang ina naman ay siyang nag-aalaga sa kanyang dalawang nakababatang kapatid. Isang araw ay naubusan ng pera ang dalaga kaya nahihiya itong lumapit sa kanyang mga magulang. Mayroon kasi silang kailangang bayaran sa kanilang eskwelahan. Nay, pwede po ba akong humingi sa inyo ng pera? May kailangan po kasi akong bayaran. Nakayok ang sabi ni Patricia. Saglit ay hindi nakasagot ang kanyang nanay at lumapit muna ito sa kanyang asawa kung meron ba itong natitirang pera. Nakita ng babae na nag-uusap ang kanyang mga magulang at nakita niya ang kanyang tatay na napapailing na lamang. Anak, pasensya ka na ha. Mahina daw ang kita ng tatay mo ngayon at ang pera na kanyang kinita ay para sa pambili ng gatas ng inyong bunsong kapatid. Malungkot na sagot ng kanyang ina. Ganun po ba, Nay? Wala pong problema. Naintindihan ko naman po ang sitwasyon ng ating buhay. Malungkot na sagot ni Patricia. Nang dahil doon ay napilitan ng dalaga na buksan ang kanyang alkansya na sana ay para sa pambili niya ng bagong damit. Masakit man para sa kanyang sarili na gawin ang bagay na to, ngunit may mga bagay siyang kailangang unahin sa kanyang pag-aaral. Balang araw, makakabili rin ako ng bagong damit. Pwede pa naman ako makaipon ng pera sa mga susunod na araw. Positibong sabi ni Patricia sa kanyang isipan. Nakikita ng babae na ibang-iba talaga ang kanilang buhay kung ikukumpara sa kanyang mga kaibigan. Tuwing gugustuhin kasi nila na makabili ng bagong damit, ay agad nilang nabibili ang kanilang kagustuhan. Samantalang siya ay hirap na hirap dahil hindi naman ganun kalaki kung kumita ng pera ang kanyang tatay. Lumipas ang isang buwan ay kaarawan ni Patricia. Wala naman siyang handa ngunit nagulat siya nang biglang pumunta ang kanyang ninang. Ninang Rose, nakakahiya naman po sa inyo dahil wala man lang po kaming pagkain na maipapakain sa inyo. Nahihiyang sabi ni Patricia. Hindi na bale, hindi naman talaga ako magtatagal dito dahil may mahalaga akong pupuntahan. Ibibigay ko lang sana itong pera dahil ito ang regalo ko sa iyo. Nakangiting sagot ng babae. Pagkatapos noon ay agad itong nagpaalam sa kanila. Sa pagbukas ni Patricia ng sobre ay lumahad sa kanya ang pera at nagkakahalaga ito ng 500 piso. Masayang-masaya ang dalaga ng dahil sa kanyang nakita dahil sa wakas ay makakabili na siya ng kanyang bagong damit. Pero hindi pa rin mawala sa isipan ni Patricia ang kanyang pamilya at tinanong niya ang mga ito kung kailangan ba nila ng pera. Nay, may gatas pa po ba ang aking kapatid? Kailangan niyo po ba ng pera? Tanong ni Patricia sa kanyang ina. May pera pa naman kami anak. Alam naman namin ang tatay mo na gustong gusto mo na makabili ng bagong damit. Sige anak, pinapayagan kitang lumabas ng bahay para ibili ang iyong sarili. Nakangiting sagot ng kanyang nanay. Agad na lumabas si Patricia upang maningin sa tabi-tabi. Masayang-masaya ito dahil sa wakas ay mabibili na niya ang kanyang kagustuhan. Nanlaki naman ang mga mata ni Patricia nang makita ang isang damit na talagang matagal na niyang binabalik-balikan. Manang, magkano po ba ang damit na ito? Tanong ni Patricia. Ah, yan ba? Sige, ibibigay ko na lang yan sa iyo ng 300 piso. Nakangiting sagot ang tindera. Manang, baka naman po pwedeng matawaran niyo pa ako. Malambing na sabi ng dalaga. Naku iha, sa totoo lang, ay 400 piso ang presyo ng damit na yan.
Hanggang 300 na lang talaga ang kaya kong ibigay sa iyo eh. Paliwanag ng tindera. Ah, sige po. Maraming salamat po. Titingin na lang po muna ako sa iba. Pasensya na po sa abala. Malungkot na sagot ni Patricia. Balak pa kasing bumili ng dalaga sa ukay-ukay upang maibil niya rin ng damit ang kanyang mga magulang. Habang siya ay naglalakad-lakad papalayo ay bigla siyang tinawag ng tindera. Sige, iha. Ibibigay ko na sa iyo ng 250. Palagi naman kitang nakikita na binabalik-balikan mo ang damit na to. Pasigaw na sabi ng tindera. Pagkatapos noon ay halos mapatalon si Patricia sa sobrang saya. Sa wakas ay nabili na niya ang kanyang pinapangarap. Ang ganda talaga ng damit na to. Sige, makapunta muna sa ukay-ukay para maibili ko ng damit si nanay at tatay. Hindi ko na kayang bumili ng bago dahil hindi nakakasya ang perang hawak ko. Masayang sabi ni Patricia sa kanyang isipan. Lumipas ang 20 minuto ay nakatapos na rin siya sa pamimili ng mga damit sa ukay-ukay. May natira pa siyang 50 pesos upang maibili niya ng pagkain ang kanyang sarili. Nagugutom na rin kasi si Patricia nang bigla niyang makita ang isang batang babae na papalapit sa kanya. Ate, pwede po bang makahingi ng kaunting barya? Nagugutom na po talaga ako. Nakayokong sabi ng isang batang pulubi. Nakita ni Patricia na sobrang dumi ng bata. Butas-butas na rin ang damit nito at halos lumapat na sa sahig nang dahil sa sobrang laki. Dito nalaman ni Patricia na maswerte pa pala siya sa kanyang buhay dahil nabibili pa niya ang kanyang kagustuhan. Hindi tulad ng batang ito na tanging pagkain lamang ang hanap upang makaahon sa pangaraw-araw. Sige, samahan mo ako at bibili tayo ng pagkain sa karinderya. Sabayan mo na ako sa pagkain. Nakangiting sagot ng babae. Nang dahil doon ay sabay kumain ng dalawa, bumili si Patricia ng 2 kanin at pinaghatian na lamang nila ang ulam. Ineng, nasaan ba ang mga magulang mo at bakit ka nagpapagalagala sa daan? Nagtatakang tanong ni Patricia. Wala po akong mga magulang dahil pinalayas po ako ng mga tao nag-ampun sa akin simula nang magkaroon po sila ng sariling anak. Kaya ito na po ako ngayon, nangihingi ng mga pera sa mga taong dumadaan. Malungkot na sagot ang batang babae. Nang dahil sa sagot ng batang pulubi sa kanya ay para bang biglang kinurot ang kanyang puso. Pinagmamasdan ng babae ang kanyang mga pinamiling damit dahil gusto nitong bigyan ang bata. Mahirap man gawin at masakit man para sa kanyang kalooban, pero ibinigay ni Patricia ang kanyang biniling damit sa bata na sana iregalo niya para sa kanyang sarili. Ineng, ito ang damit at magpalit ka. Sasamahan kita sa banyo at bibihisan kita. Maghilamos ka na rin at maghugas ng paa, sabi ni Patricia. Talagang gulat na gulat ang bata at bigla na lamang pumatak ang mga luha nito nang dahil sa kanyang ginawa. Ngayon lang po ako nagkaroon ng bagong damit. Hindi ko po akalain na may magbibigay sa akin ng bagay na to. Maraming salamat po talaga ate. Lumuluha ngunit masayang sabi ng bata. Napalitan naman ang kasiyahan ng panghihinayang na nararamdaman ni Patricia. Nang makita niya na masaya ang bata ay naalis na rin sa kanyang isip na kailangan pa niya ng bagong damit. Wow, ibang-iba na ang itsura mo ngayon ah. Sige ineng, lumabas na tayo dahil kailangan ko na rin umuwi sa aming bahay. Masayang sabi ni Patricia. Talagang lubusan ang pasasalamat ng bata nang dahil sa kanyang ginawa. Pero para kay Patricia ay ito na ata ang kanyang pinakamasayang kaarawan. Hindi talaga niya maipaliwanag sa kanyang sarili ang kanyang nararamdaman matapos siyang makatulong sa kanyang kapwa. Hindi man nakapa sa kanya ang kanyang pinapangarap na damit, ngunit nakapagpasaya naman siya ng isang tao na talagang walang-wala sa kanyang buhay. Anak, bakit naman parang sobrang saya mo? Nakabili ka na ba ng bagong damit? Tanong ng kanyang ina. Hindi po nay, kayo lang po ni tatay ang aking ibinili. Pasensya na po kayo dahil ang mga yan ay ukay-ukay. Nakangiting sagot ni Patricia. Bakit naman kami ang iyong binili? Paano naman ang iyong sarili? Tanong ng matanda. Nang dahil doon ay ipinaliwanag ni Patricia ang nangyari kanina. Hindi talaga maalis ang mga ngiti sa mukha ni Patricia habang nagkukwento ito sa kanyang mga magulang. Maganda ang ginawa mo anak, pero hindi ka ba nanghihinayang? Matagal mo ng pangarap ang magkaroon ng bagong damit tapos ibinigay mo lang sa batang lansangan? Takang tanong ng kanyang ina.
Hindi po ako nanghihinayang, Nay. Mas kailangan po nung bata na magkaroon ng bagong kasuotan. May naisusuot pa naman po akong mga damit at alam kong makakapag-ipon pa naman po ako ng pera para maibili ko po ang aking sarili. Samantalang yung bata po ay dumidiskarte lamang ng pera upang makabili ng pagkain. Paliwanag ni Patricia. Pati na ang kanyang mga magulang ay kanyang napahanga. Talagang napakabait na babae kasi ni Patricia sa kanyang kapwa at higit sa lahat ay napakabuting anak sa kanyang mga magulang. Lumipas ang mga buwan ay patuloy na napapansin ng mga magulang ni Patricia ang kanyang lumang kasuotan, ngunit wala na sa isip ng dalaga na magkaroon pa ng bagong damit dahil alam niya sa kanyang sarili na maswerte pa pala siya para sa iba. Isang araw ay nakatapos na si Patricia sa 3rd taon sa kolehiyo, ngunit bigla siyang kinausap ng kanyang ama't ina. Anak, alam naman namin na huling taon mo na sa kolehiyo at kailangan mo nang makapag-enroll dahil 10 araw na lamang ay pasukan mo na. Pero anak, wala pa talaga kaming pera ng tatay mo. Malungkot na sabi ng kanyang ina. Nang dahil doon ay nalambot si Patricia, 10 araw na lamang ay pasukan na niya ngunit ang kanyang iniisip ay saan siya kukuha ng pera. Kailangan kong maghanap ng pagkukuha ng pera. Paano na kaya to? Hindi naman biro na agad kang makakakuha ng malaking halaga. Naluluhang sabi ni Patricia sa kanyang sarili. Agad lumabas ang dalaga upang agad na simulan ang pagdiskarte ng pera. Balak niyang mangutang sa kanyang mga kaibigan, kaya naglakas loob na lamang siya na lumapit sa mga ito. Jocelyn, baka pwedeng mangutang ako sa iyo ng pera. Hindi pa kasi ako nakakapag-enroll dahil kinakapos ang aking pamilya. Malungkot na sabi ni Patricia. Ngunit hindi siya pinautang ng kanyang kaibigan kaya sinubukan pa niyang lumapit sa iba. Pero wala talagang nagbigay sa kanya ng tulong at hindi na malaya ni Patricia na malayo na pala ang kanyang nalalakad. Sa sobrang panlalambot ay naupo muna siya sa tabi ng kalsada at dito na nagsimulang pumatak ang kanyang mga luha nang dahil sa kanyang mga problema. Ano na kaya ang gagawin ko? Magtrabaho na lang kaya muna ako para makaipon ng pera. At pagkatapos ng 1 taon ay tsaka na lamang ulit ako papasok sa eskwelahan. Umiiyak na tanong ng babae sa kanyang sarili. Habang nakaupo si Patricia ay bigla siyang nilapitan ng isang batang babae. Naalala ni Patricia na ito ang bata na dati niyang binigyan ng damit. Maayos na ang itsura nito at hindi na ito ang dating pulubi na nanghihingi ng barya sa daan. Ineng, kumusta ka naman? Mukhang maayos na ang itsura mo ha. Malinis lang ang iyong katawan at higit sa lahat ay bago ang lahat ng iyong kasuotan. Takang tanong ni Patricia. Okay lang po ako. Kayo po, kumusta na po ba kayo? Tanong ng bata. Sinabi ni Patricia sa bata na hindi siya makakapag-aral at naghahanap siya ng panandaliang trabaho upang makadiskarte ng pera. Ganun po ba? Sumama po kayo sa akin at manghihingi po tayo ng pera. Sabi ng bata sabay turo sa malaking bahay na nasa kanilang harapan. Naku ineng, baka masigawan tayo ng may-ari ng bahay na yan. Baka mapagkamalan pa tayo na isang magnanakaw. Sagot ni Patricia. Naku ate, nagkakamali po kayo. Diyan na po ako nakatira dahil inampun po ako ng mayamang mag-asawa na hindi magkaroon ng anak. Mabait po sila at hindi po sila matapang. Paliwanag ng bata. Nang dahil doon ay ipinakilala siya nito sa kanyang bagong mga magulang. Sinabi ng bata sa mag-asawa na ito ang babae na dating nagbigay sa kanya ng pag-asa. Nay, Tay, baka po pwedeng tulungan niyo po si ate. Hindi na raw po siya makakapasok sa eskwelahan dahil wala na daw po siyang pera. At wala na rin daw pong pera ang kanyang pamilya para siya ay makapag-aral. Huling taon na po niya sa kolehiyo, pakiusap ng bata sa mag-asawa. Sige anak, kung yan ang kagustuhan mo. Siya pala ang nagbigay sa'yo ng damit na palagi mong suot. Iha, kakausapin ka namin ng aking asawa, sabi ng mayamang lalaki. Sinabi ng mag-asawa kay Patricia na sila ang bahala sa kanyang pag-aaral. Wala na itong gagastusin na kahit na ano dahil ito ang kagustuhan ng inampon nilang bata. Maganda ang ginawa mo, Iha. Hirap din naman sa buhay ang iyong pamilya pero ibinigay mo ang bago mong damit kay Estela. Nang dahil doon ay bibigyan ka namin ng isang pasalamat, nakangiting sabi ng mayamang babae. Kinabukasan ay nakapag-enroll si Patricia sa eskwelahan
Laking pasasalamat niya talaga sa Diyos na nakilala niya ang batang si Estela. Lumipas ang isang taon ay nakagraduate na ang babae sa kolehiyo at ilang sandali na lamang ay magkakaroon na siya ng trabaho. Masayang masaya si Patricia dahil matutulungan na niya ang kanyang mga magulang sa gastusin nila sa bahay. Ma'am, Sir, Estela, maraming salamat po sa inyo dahil tinulungan niyo po ako sa aking pag-aaral, nakangiting sabi ni Patricia. Huwag ka sa amin magpasalamat. Naging mabuti ka sa iyong kapwa, kaya ibinalik sa iyo ng Diyos ang iyong kabutiang nagawa, sagot ang mag-asawa. Talagang hindi natutulog ang Diyos dahil palagi kanyang tutulungan sa oras ng mga problema. Magtiwala ka lang sa kanya at huwag mo siyang tatalikuran kahit anumang bagay ang mangyari sa iyong buhay. Palagi tayong gumawa ng kabutihan at huwag ipagdamot ang mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin. Mahalin mo ang ating kapwa dahil ito ang kagustuhan ng ating Panginoon. Kung ano ang iyong ginawa sa iba, ito rin ang babalik sa iyo. Gumawa ka ng mabuti upang pagkalooban ka niya ng maraming mga biyaya. Maraming salamat po, Panginoon. Masaya po ako na nagkaroon na po ako ng trabaho. Huwag po kayong mag-alala dahil palagi po akong magbibigay ng tulong sa ibang mga nangangailangan. Masayang sabi ni Patricia habang nakatingin sa kalangitan. Kayo po mga kahuanatels, ano po ang natutunan nyo sa istoryang ito? Makikicomment naman po sa baba kung ano man po ang inyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo po ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all. Thank you.